Gusto mong mapunta sa langit? Nagsisimba ka ba? 5 dahilan bakit kailangan nating magsimba. Una, the church is the house of God and the gates of heaven. Ang simbahan ang tahanan ng Diyos at ang pintuan sa langit. Kaya nga, kinakailangan na pumapasok tayo sa simbahan. At pag pumasok tayo sa simbahan, makikita natin may mga imahe, may mga anghel na may hawak ng holy water. Yung holy water ay sumisimbolo sa ating bautismo nung tayo ay bininyagan. At nung tayo ay bininyagan, bumukas ang pintuan ng langit. Kaya nga, kinakailangan pumasok ka sa simbahan para makita mo kung ano ba yung langit. Dahil pag pumasok tayo sa simbahan, napapalapit tayo sa Diyos. Napapalapit tayo sa kaharian ng Diyos dahil ito ang tahanan ng Diyos. Pero maraming nagsasabi, eh hindi naman po ako nakakalimot sa Diyos, nagdarasal naman po ako. Kapag pumapasok tayo sa simbahan, nakakasama tayo ng Diyos. Kaya mahalaga na pumupunta tayo sa simbahan, nagdarasal tayo at nagsisimba tayo. Pangalawa, the Holy Mass is the highest form of prayer. Ang misa ang pinakamataas na uri ng panalangin. Kahit ano pa yung dasal mo sa bahay mo, mas mataas pa rin ang misa. Kaya kinakailangan na magsimba ka because this is the highest form of prayer at hindi mo magagawa yan sa tahanan mo o sa bahay ninyo. Hindi ka naman pwedeng magmisa mag-isa dahil kailangan mo ng altar, kailangan mo ng pari para magmisa. Dahil ito lamang ang mga karapat-dapat na mag-alay ng sakripisyo ng ginawa ni Kristo, ang banal na misa. Kaya kailangan mong magsimba para magawa natin at maibigay natin yung tamang pagsamba para sa Diyos. Pangatlo, kapag nagsisimba tayo, ay tinatanggap natin, we receive the body of Christ, the bread of life. Napakahalaga po nito na kapag nagsisimba tayo ay tinatanggap natin ang banal na katawan at dugo ni Kristo. Sabi nga, you are what you eat. Kapag ikaw ay kain ng kain ng baboy, magiging baboy ka rin. Kapag kain ka ng kain ng gulay, magiging healthy ka. Pero kapag tanggap ka ng tanggap ng katawan ni Kristo, the bread of life, ang magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan, magiging katulad ka rin ni Kristo. Hindi ka magiging Diyos, pero magiging katulad ka ni Kristo sa kanyang kabanalan. Magiging katulad ka ni Kristo na mapagmahal, mapagpatawad, na tinitignan ng kanyang kapwa-tao na nagtatranscend, na merong pagmamahal, awa at habag. Kaya mahalaga na nagsisimba ka. Dahil kapag nagsisimba ka, nananatili sa iyo ang Diyos. Tumitira sa iyo ang Diyos sa puso mo. Kaya nga, sikapin natin na tuwing Linggo makapunta tayo because this is our chance to encounter the Lord, to meet the Lord in the Holy Eucharist. Napakahalaga po nito. Pang-apat is we are part of the community of Christ. Kapag tayo ay bininyagan, wini-welcome tayo. Let us welcome to the Christian world. Buong universal church ay kasama tayo. Namimit natin yung ating pamilya sa simbahan. Kaya nga, maging excited kang magsimba dahil we meet our family in the church. Tayong lahat ng mga binyagan ay magkakasama-sama upang magbigay puri at parasalamat sa Diyos. Kaya kailangang magsimba. At panglima, this is the commandment of Christ. Do this in memory of me. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Paano natin ito gagawin kung hindi natin naaalala ang Diyos? Na tayo kailanman ay hindi niya kinalimutan. Pero tayo hindi natin siya maalala. Pero ang Diyos niminsan hindi tayo kinalimutan. Napakasarap na sa pakiramdam na meron tayong Diyos na hindi nakakalimot at hindi tayo iiwanan kailanman. Kaya nga, huwag sana natin sabihin, yes po, gusto ko mapunta sa langit. And yet, hindi tayo pumapasok ng simbahan, hindi tayo nagsisimba. Tandaan natin ito, na kapag nagsisimba tayo, kahit na tayo ay nagkasala, kahit na tayo ay hindi mabuting tao, pero patuloy tayong lumalapit sa Diyos, ito ang pinakamaganda. Dahil sinasabi sa atin na the church is the hospital of God. Ito ay lugar ng mga makasalanan. Kaya nga, pumapasok tayo sa simbahan para mabawasan yung ating mga kasalanan para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil sa banal na misa, sa pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay sa pamamagitan ng banal na misa, doon natin tinatanggap ang awa at habag ng Diyos. Kaya nga ikaw, huwag sanang makakalimot na magsimba. Huwag sanang makakalimot na lumapit sa pintuan ng langit.